Malayong magkaroon ng respiratory tract infection at iba pang sakit ang sanggol kapag ito ay tuloy-tuloy na napapasuso ng gatas ng ina. At ngayong tayo ay nahaharap sa isang health crisis, mas lalong kailangan ng bata ang breast milk na tinaguriang liquid gold. Ito ay laging sapat, malinis at ligtas para kay baby, kahit pa may COVID-19 ang nanay. Hindi po kasi naipapasa ang COVID virus sa breast milk. Okay? Katunayan, ang naipapasa ng nanay ay yung antibodies laban sa sakit, laban sa COVID, kung ano man ang sakit ng nanay, no? Pag ang kanyang anak ay sumususo sa kanya, yung katawan niya nagpo-produce na antibodies para hindi mahawa ang bata sa kanya. On the flip side naman, pag ang bata naman na sumususo sa nanay ay may sakit, nare-recognize ng katawan ng nanay na may sakit ang bata at siya na mas may mature immune defense system, siya yung magbibigay ng antibodies na kakailanganin ng bata para mas madali siyang gumaling. Yung mga gamot naman po na binibigay compatible naman po with breastfeeding. So, hindi rin po issue. Maliban sa hindi mapapantayang nutrisyon na nakukuha sa gatas ng ina, mahalaga rin sa development ng bata ang body contact nilang magnanay. Ang breast milk at ang mother-infant interaction na nangyayari sa pagpapasuso ay epektibong kombinasyon laban sa mga nakamamatay na sakit kagaya ng pulmonya at diarrhea. Tiyakin lamang na nasusunod ang proper hygiene. So kahit positive sila, pwede sila magpasuso, but we have to tell the moms na kailangan sila ay magsusuot ng mask, okay? Kung kailangan mag-double mask or N95, mas maganda. Kailangan mag-observe sila na hand hygiene, hand wash talaga sila bago nila hawakan si baby at pagkatapos nila itong hawakan. Ayaw natin na bumabahin sila kasi dati ang tinuturo sa atin dito pagbabaheng, di ba? Oh, yeah. So kailangan ang mommy sa tissue po sila babaheng at diretso nilang itatapon sa basura yung pinagbahingan nila or pinagsingahan nila, at kailangan laging nakiklean yung surfaces. Paano mapananatiling breastfed ang isang baby kapag hindi maiwasang mawalay ito sa nanay ng ilang panahon? Alamin mula sa Doctors on TV ngayong linggo, alas 11:30 ng umaga, dito lang sa UNTV. Beth Lamodo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.